now watching Showbiz Snob, your daily showbiz update. Nagbigay na nga ng kanyang opinion at reaksyon ang kilalang doktor sa Pilipinas na si Dr. Ong. Anyway, marami nga ang nag-aabang sa kanyang magiging say sa pagpanaw nitong si Jovit Valdivino na sinabi ngang aneurysm ang cause ng death nito dahil na rin sa pagputok ng ugat. Well, ano nga ba ang masasay dito ni Doc Ong? Mula sa artikulo ng kami.com.ph, Doc Willie Ong ipinaliwanag sinasabing sanhi ng pagkamatay ni Jovit. Ipinaliwanag nga ni Doc Willie Ong ang tungkol sa sinasabing sanhi ng pagpanaw ni Jovit Valdivino ay ang aneurysm. Bagamat bata pa si Jovit sa karaniwang edad na tinatamaan ito, may ibang maaari daw dahilan kung bakit hindi siya nakaligtas sa pagkakaroon nito. Nagbigay din ng tips si Doc Willie Ong kung paano ito posibleng maagapan bago pa mauwi sa hindi magandang pangyayari tulad nga ng nangyari kay Jovit Valdivino. Nitong December 10, gumulanta nga sa publiko ang biglaang pagpanaw ni Jovit Valdivino na nagawa pang magtanghal sa kahuli-huling pagkakataon. Bagong nito ay tatlong kanta ang inawit ni Jovit Valdivino at doon na nga nangyari, after ng kanyang tatlong pagkanta, ay inatake na nga ito. Ayon sa naging kwento ng mga magulang ni Jovit, tumulo pa raw ang laway nito at na-deform ang kanyang mukha. Doon na nga itinakbo si Jovit sa ospital sa Batangas. Anyway, sabi ni Doc Ong, marami po ang nagtatanong at natatakot bakit sa batang edad ay may brain aneurysm. Sino ang mga prone magkaroon ng aneurysm? Normally, sa may edad or sa mas may edad ito. Dapat daw ay above 40. Minsan kahit na mas bata, pwede ring magka-aneurysm kasi namamana daw ito ayon kay Doc Ong. Ani ha, maaari daw magsimula lamang ito sa sakit ng ulo na madalas maramdaman ni numan. Paano natin malalaman na headache na aneurysm ito? Kailangang may lahi kayo, high blood na high blood, or feeling nyo kakaiba yung headache, sobrang sakit. Kung hindi kaya ng simpleng paghilot sa ulo, payo ni Doc Will Ong na agad ng kumonsulta sa doktor upang maagapan ang posibleng sanhi nito. Matatandaan sa opisyal na pahayag ng pamilya ni Jovit ay sinabing pinayuhan na nga ito ng doktor na huwag muna itong kumanta, magpahinga at sana iwasan muna nga ang pag-awit dahil daw sa hypertension. Subalit hindi makatanggi si Jovit sa isang event kung saan nagpaunlak pa siya ng tatlong kanta. Sa naturang pagtitipon, nakita umano siyang nakaupo, nakangiwi na ang mukha habang tumutulo na ang laway, dahilan para siya dalhin sa ospital ilang araw na nasa ICU itong si Jovit matapos nga itong maoperahan. Well, si Doc Willie Ong, isang kilalang doktor at cardiologist, siya ay tumatakbo sa Senado noong nakaraang halalan 2019, subalit hindi nga siya nanalo bilang vice presidente. Anyway, yan nga ang sabi ni Doc Ong, dapat daw ang may aneurysm karaniwan talaga ay 40. Pero usually, kung may lahi kayo kahit bata pa, pupwede mo daw maranasan ng aneurysm at dapat kung matindi na ang headache at hindi na ito pangkaraniwang sakit, ay kumonsulta ng araw agad-agad sa doktor upang maiwasan ang pangyayari katulad ng kay Jovit Valdivino. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.